kayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagdihilalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas Dibadong. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay narito na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Handog sa atin ng Ama. Alleluia, alleluia, alleluia. Pag-ibig na walang maliwang taglay niya, kaya't pag-ibig rin sa atin ng nais niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Kaya't pag-ibig rin sa atin ng nais niya. Alleluia, alleluia. Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-aysa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pinagindapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang na mahal na birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay mapagindapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo, at hindi sila maaaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak, tayo pong lahat. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Tugon, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Tugon, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagtipista ay magsaya't mag-awitan. Sa papuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Tugon, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo ang lahat. Alleluia, 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 purihin ang Diyos, alleluia, purihin ang sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi na kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Dooy may anim na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntunin pang relihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila hanggang sa 10. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong iniyahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea, ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ikapitong araw, matapos po o sa loob ng bagong taon. Mamayang gabi po ay ipagdiriwang na natin ang pagpapakita ng Panginoon. Ito po yung pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan o Christmas season. Pagkatapos natin ipagdiwang ang pagpapakita ng Panginoon, doon na po tayo sa mga karaniwang panahon. Sa pagtatapos natin ng linggong ito at sa loob ng, no, ng 7 araw, ay pinakilala po sa atin kung sino si Jesus at kung ano ang gagawin ni Jesus para sa atin. Balikan po natin ng kaunti. Nung Lunes, sa pagpapahayag ni San Juan Bautista, narinig natin madalas ang pangalan ni Juan Bautista na siya namang tagapagpakilala sa darating sa Mesiyas. Ang sabi ni Juan Bautista nung Lunes, siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Bagamat si San Juan Bautista ang itinuturing na pinakamahusay, pinakadakila sa lahat ng mga propeta, pero ang kanyang pagpapakumbaba na sabihin kahit siya hindi karapat-dapat magkalag ng panyapak ni Jesus. Nung Martes, muli ang pakilala ni Juan Bautista, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nung Miyerkules, sa kanya pong patuloy na paglalakad, narinig natin ang pagtawag naman ni Jesus, ang pagpapakilala naman ni Jesus sa kanyang mga unang mga alagad. At doon natagpuan niya si Simon. No? Ipinakilala ni Andres si Simon kay Jesus. At nang makita ni Jesus si Simon mula sa pagiging ordinaryong manging isda,
Sinabi ni Jesus yung isa sa pagbabago sa buhay ni Simon. Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan ko sa iyo ay Cephas. At nung Webes, ang sabi ni Jesus sa lahat ng mga sumusunod sa kanya, no? Narinig din natin nung Webes yung pangalan ni Philip, ni Nathanael. At doon ang sabi niya, kung susunod, dahil nga yung paanyaya ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng Diyos. At kahapon, Biyernes, mismong ang Diyos Ama ang nagpakilala kung sino ba si Jesus. Parang binerify, no? Kung ano yung sinabi nung Lunes na ipinahayag ni Juan Bautista, ngayon mismong ang Ama, ang Diyos Ama ang nagpahayag na si Jesus ang minamahal na anak na lubos na kinalulugdan. At ngayon, ang sabi mismo ng kanyang ina, no, ang mahal na birhen ng Soledad, inutusan at sinabi na gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Sino ba ang higit na nakakakilala sa anak? Sa konteksto natin po, no? Siyempre, lahat tayo kilala ng Diyos Ama. Pero sa konteksto natin ngayon, na yung tagpo doon sa kasalan kung saan naroroon ang ina ni Jesus, si Maria, at tumihiling si Maria kay Jesus sa tulungan, no, itong ikinasal kasi mapapahiya dahil kapag naubusan na ng alak, no, pwedeng lokohin ng mga inimbitahan, no, na nagpakasal pero hindi handa, wala man lang alak. Kaya namagitan si Maria at nakisuyo sa kanyang anak. Bagamat hindi pa ito panahon para kay Jesus, pero hindi rin niya naman natanggihan ang hiling ng kanyang ina. Kaya nagkaroon ng unang himala ng nitong sakasalan sa Kana. So, walang ibang makakapagpakilala sa atin sa anak kundi ang ina. Gaya ng nabanggit ko noon, no? Kung wala si Maria, wala si Kristo. Pero siyempre, no, sa kapangyarihan at plano ng Diyos, talagang ninais niya na, no, maging kabahagi ng pagliligtas natin si Maria sa kanyang pagtugon. Kaya importante po, sana pakinggan natin ng mabuti, gawin natin, no? Ito ang payo ng ina, ang birhen ng Soledad. Hindi lang tayo basta susunod, kundi gawin natin kung ano ang sinasabi ni Jesus na kanyang ina. Kilala niya ang kanyang anak at ito ang inilalapit niya sa atin. So, merong malaking gagawin si Jesus sa buhay natin. At makikita natin yung pagbabago na yan kapag talagang sinikap nating makasunod at maisabuhay ang mga sinasabi ni Jesus. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikapubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod sa kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo, ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mo ang aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong dinaiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dinaiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-hali na. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata,
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kataasan, pinagpalang napalirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kataasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
kapwa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipakitulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostiyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa kanya ang ating kaligtasan. Nasa kanya katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala. Makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna sandali. Mga paanyaya, bilang pakikiisa sa Walk of Faith sa Mahal na Poong Nazareno ng Quiapo, bukas, ika-isa ng madaling araw, ika-8 ng Enero, tayo pumuli ay magkakaroon ng sungaw, subaybay at dungaw ng inang nagdadalamhati sa kanyang anak na nagpakasakit. Magkita-kita po tayo sa Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Wala po tayong misa sa ika-6 ng umaga. Ang banal na misa ay sa 9 ng umaga at sa 6 ng gabi. Enero 15, araw ng Linggo, ay ang Viva Santo Niño. Tayo po ay magkakaroon ng pamamahagi ng mga candies, mamon, biskit at juice sa mga bata. Kami po ay kumakatok sa inyong butihing puso para sa mga batang mapagkakalooban. Ang atin pong banal na misa ay sa 6 ng umaga, 9 ng umaga, 2 ng hapon, at sa 6 ng gabi. Sa bawat misa naman ng Viva Santo Niño ay ang pagbabasbas ng mga bata. Pagkatapos ng misa sa 2 ng hapon ay ang pamamahagi ng mga candies, mamon, biskuit at juice sa mga bata na susundan ng Viva Santo Niño procession. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora de Soledad, pinagmapatis ng mga bata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapukunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kamisan ay huwag papabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay ariin mo, anak mahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapatis ng mga hirap, nagbata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.